General, Joven Hernando po. Joven, anak ka ng komandante. Ipagpaumanhin mo at pinaghintay kita. Walang anuman po. Kinararangal ko po makapanayam kayo. Para saan na nga ulit ito? Balak po namin gumawa ng periodiko. Tulad ng ginawa niyo sana. La Independencia. Opo. Gusto po namin kasing tapusin ang nasimulan ninyo. Naisip po namin gawing paksa ang buhay niyo para sa unang artikulo. Baka maging nobela yan, iho. Sige, maupo ka na. Ano sa tingin mo? Si Juan, yung kapatid ko ang nag-isip ng tabas. Ako mismo ang nagbayad nito. Kakaunti ang salapi ng hukbong sandatahan, pero kailangang ipakita natin sa mga Amerikano na kagalang-galang tayo. Saan na galing to? Mga bagong uniforme po, galing kay General Luna. Anong bagong uniforme? Eh, may uniforme na tayo. Pinag-isa po ni General Luna ang disenyo para magkaisa po ang kilusan. Kung makikinig sa hambog na yun. Pinag-utos din po ito ni Presidente Aguinaldo. Buti naman po, isa lang po itsura ng mga sundalo natin. Malaking trabaho ang pagkaisahin ng bansang watak-watak, Joven. May balita nga daw pong magpapa siya ang gabinete tungkol sa mga Amerikano. Mas madali mo pong pagkasunduin ang langit at lupa, Joven, kaysa dalawang Pilipino tungkol sa alinmang bagay. Senyor Presidente, walang pupuntahan ito. Habang nagtatalo tayo dito, lalo lamang lumalakas ang pwersa ng mga Amerikano. Lusubin na natin sila habang kakaunti pa lamang sila kahit ikamatay ng karamihan sa atin. Mapapalayas natin sila sa Maynila at mapapasakamay natin ang Intramuros. Hawak na natin mga kanating bayan! Meron tayong 40,000 katao! 40,000 lamang ang mga Amerikano. Madali natin silang mapapatalsik sa bayan ito! Ipadala ko na si Marquerias at Buen Camino para makipag-uusap ng kapayapaan kay General Otis. Pinaglalaroan lang nila tayo. Ang balita ay may paparating pang 7,000 sundalo na magpapalakas sa kanilang puwersa. Sir! Tingnan nyo! Tama si General Luna! Kailangan na tayong kumilos! Kayat eh! Kaaway din ng Espanya ang Amerika. Ang kaaway ng aking mga kaaway, tuturing kong kaibigan. Si! Kinalaban ng Amerika ang Espanya sa Cuba. Sinakop ba nila ang Cuba? Hindi. Tinulungan pa nila ang mga Cubano na sipain ng Espanyol. Wala tayong dapat ikatakot. At pagbigyan naman natin na magkaroon tayo ng kapayapaan. Es un maricón. Muy bien, Señor Paterno. Walang umiiral na mag-isa, Joven. Lahat ng mga nauna sa atin, inialay nila ang buhay nila para sa kalayaan. Kung Espanya talaga ang kalaban ng mga Amerikano, bakit hindi sila makiisa sa atin? Bakit pinipigilan nila tayong pumasok sa Intramuros? Sang-ayon ako kay Señor Paterno. Pinipili ko ang kapayapaan. Bulag! Sa halip na nandito tayo ngayon, mga nakaupo, nandun sana tayo sa labas, nangangalap ng armas, humuhukay ng trinsera, tinuturuan ng ating mga kababayan para lumaban. Huwag kayong maniwala sa matatamis na salita ng mga Amerikano! Walang po ang ambulag sa gabinete na ito! Paano ang aming mga negosyo? Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Kilala kita! Kasali ka sa gobyerno sibil ng Kastila at ng mga hanibang Espanya, lumipat ka agad ng bakod at ngayong tayo naman ang mga hanib, makikisipin ka naman sa bandila ng Amerika! Ang tigil ka nga!
lahat tayo yung interes. Tao lamang tayo. Ay! Paano ninyo nasisikmurang pag-usapan ng negosyo kung mangalipin tayo sa sarili nating bayan? Minamahal ko rin ang ating bayan. Kande, hadas! Sa ngayon ay kakampi natin ng Amerika. Nangako sila sa akin sa Hong Kong. Gagawin ng Amerika ang lahat. Maunahan lamang niya ang ibang mga bansa na may pagnanasa sa Pilipinas. Get ready! We'll begin in an hour. Fall in! Hintay na lang nating matapos ang Treaty of Paris. May delegado ba tayo sa Paris? O kahit tagapagbasid man lamang. Para kayong mga birhen na naniniwala sa pag-ibig ng isang puta! Sabihin mo sa ating mga kababayan na hindi nakakamit ang kalayaan sa pag-aaruga sa kanilang mga mahal sa buhay. Kailangan nilang magbayad. Ano pong kabayaran? Dugo at pawis. Kailangan nilang tumalon sa kawalan. Señor Presidente, ipagpaumanhin po ninyo ang pagtataas ko ng boses. Aaminin ko na may batayan ang pagdududa ng lahat. Hindi masama maghintay, ngunit hindi rin masama kung palalakasin ni General Luna ang ating puwersa militar. Mga Ginoo, ipagdasal natin ang kapayapaan. Ngunit pagandaan natin ang digmaan. Welcome to Manila, man. She's ours. Take a rest. Man, look alert. Mga Ginoo, pinaputukan ng mga Amerikano ang ating mga tauhan sa Santa Mesa. Nilusob na rin nila ang San Juan, Paco at Pandakan, at iba pang karating bayan. May kasunduan na rin sila sa mga Espanyol sa loob ng Intramuros. Uy Camino, Arguelles! Bumagsak na ang Maynila. Nasa kamay na ng mga Amerikano ang lungsod. General Luna, ikaw na ang bahala. Asa mga kamay mo na ang labanan. Paano akong lalaban, kakagating ko sila? Matutulungan ba ako ng mga makabayan na katulad nila? Vamonos! Ten Camino, paano nangyari ito? Ano gagawa natin? Hindi natin sila kinangusap mo muna, Maman.
isang malaking karangalan ang ipaglaban ng ating inang bayan pag tayo magdadalawang isip. Adelante, compatriotas. Ang magtagumpay o mamatay. America is destined for better deeds. It is our unparalleled glory that we have no reminiscences of battlefields, but in defense of humanity, of the oppressed of all nations, of the rights of conscience, the rights of personal enfranchisement. Our annals describe no scenes of horrid carnage where men were led on by hundreds of thousands to slay one another. Nor have the American people ever suffered themselves to be led on by wicked ambition to spread desolation far and wide that a human being might be placed on a seat of supremacy. We are the nation of human progress, and who will, what can, set limits to our onward march? It is surely the manifest destiny of the United States to lead in the attempt to make this spirit prevail. Dala ka ng mensahe sa mga taga-Kawit at sabihan mo si Kapitan Hanulino na agapan niya ang kaliwang hanay. Walang dapat makalusot na kaaway. Huwag kayo matatakot! Sabay-sabay ang pagpapaputok! Huwag kayong maghina ng loob! General, mas madali po siguro yun kung mas maraming pambuhay sa paligid namin. Tinatawag ko ng mga taga-Kawit. Nako po! Paduag! Bumalik kayo! Mas matapang pa yung mga babae dito! Hoy! Magsibalik kayo dito! Ikaw! Anak ka ba naman kami, no? Ha? Lumama ka! Lumama ka! Piyasa! Hijos de puta! Gagalaw. Huwag kang gagalaw. Ipagpamanhin niyo po. Huwag ka muna magsasalita. Ruska! Ruska! Oh! Dali niyo to sa likod! Tumad ka medico! Medico! Yes. Tenyente, para sa katapangan sa larangan ng digmaan, itinataas kita sa ranggo ng koronel sa ngalan ng hukbong sandatahan ng Republika ng Pilipinas. General. Inin nyo na siya. Salamat po. Sadali. Ikaw ba?
Ano balita? Colonel, ayaw sumunod ni Anolino. General! Sabi mo si Berto. Ano balita sa Kawit? General, ayaw po sumunod ng brigada ng Kawit. Ayaw po kay Kapitan Anolino, wala daw siya natatanggap ng mensahe mula sa Presidente. Tamo! Puno mo kabayo ko. Ruska, maiwan ka dito. Ipagtanggol mo ang linya ko! Kaya mo yan, kapatid. General! Parating! Manoy! Please! Tingnan mo itong mga tangang ito. Nasaan si Anolino? Nagsisimatayan ng mga kasamahan ninyo. Naglalaro pa kayong baraha? Nasaan ang kapitan ninyo? Tumayo kayo na maayos pag kinakausap kayo ng general! Nandun po si Kapitan. Roman! General! Bawian mo na mga armas itong mga doon na ito! Tanggalan mo ng rango, Tigapos. Magandang hapon, Kapitan. Kumusta ang siesta? General. Nakakaintindi ka naman ng Tagalog o Espanyol, hindi ba? Opo. Ay putang ina mo. Bakit hindi mo sinunod ang utos ko, jodido? Alam mo ba, kung ilan ang taong patay at sugatan ngayon dahil sa katangahan mo. Si Presidente, aginaldo lang po ako. Susunod ng utos. Alam mo ba ang unang artikulo ng patakaran natin? Hindi po. Artikulo 1. Ang hindi sumunod sa utos ng punong general ng digmaan ay tatanggalan ng rango at ipapapatay ng walang paglilitis sa husgado militar. Ikaw yun, kapatid. Kawawang mga sundalo ng Kawit. Nasa maling ulo ang utak ng inyong pinuno. At hindi naman ganun kalaki ang utak niya. Umalik na nga tayo sa laban. Get these men to the other flank! Right, sir! I need 5 men! God damn it, Larry! You're way off range! And you cross-eyed! And get a fix on those threats! Aye, General! Ready! Pumunta kayo dito pag umukig ang mga puting itlog nyo! Hindi natin sila kaya! Umahimik ka nga! Uy! Bababa yung limo! Putang ina! Uy! Bumalik kayo dito mga litek! Putang ina! Bumalik kayo doon! Bilisan nyo! Bilisan nyo! Kuring armas! Puti nga! Huwag panghihinaan ang loob! Di ba yan, Tindid? Fuego! Fuego! Unleash hell! Ah!
be damned. Have your men concentrate their fire on that man. Let's have us a general for dinner tonight. Fire at will! Fire at will! Get him. Not sure, General. Bakit mo ako pinigilan? Yung ba nakikita? Looks like he's still alive, sir. God damn it! General, tingnan niyo po. Para sa inyong bayan! Lusaw! Shall we engage him, General? Nah. We'll lose too many men. Let's give him this one. Besides, it'll be dinner time soon. Umaatras na sila! Mabuhay ang Pilipinas! Hindi tayo nanalo pa ako. Alam ko, General. Pero tingnan mo sila. Ganap na sundalo na sila at kailangan kanila. Must be the bravest man I've ever seen, or the looniest lunatic this side of Frisco. His men were hightailing it back until he started his suicide charge. God damn. Should have picked him off. Yeah. Well, no matter. We've seen him in action. We cannot afford to underestimate the enemy. It's been days now. His position's still holding up. To this day, well planned and executed. He must have read the same books we did. Hell, Arthur, you should have picked him off. Yeah. Damn skeeters, they're bigger than hummingbirds. Men are falling like flies. Dysentery, cholera, malaria, heat stroke, 200 and counting. And the food? We've got to do something about the food. That'll come with reinforcements. Then we'll get that Aguinaldo. We've got to get that Luna first. Once we get him, their military will fall like a house of cards. We're being courted, you know. Some of the leaders in the Philippine army, the malcontents, they want to sit down and talk to us. Pinahiya niya ang kapitan ko sa harap ng mga tauhan niya. Sabi niyo kayo lang susundin namin, Senyor Presidente. Hindi na natin kayang mawalan pa ng tao. Huwag kang mag-alala, Tomas. Ibabalik ko ang kanilang mga ranggo. Maraming salamat, Senyor Presidente. Kailangan maggawin tayo sa baliw na lunang yun. Pinahiyaan niya tayong mga kapitenyo. We should take this malcontent to its logical conclusion. Little nudge here, big smile there. What's he talking about? Business, Arthur, business. The leaders of this here island are businessmen. They need what we have to offer. You saying they would sell out their own kind? There's only one kind of interest.
The bottom line, it's a carrot on a stick. Divide and conquer. Oldest trick in the book. Mga kasama ko sila. Mga tauhan sa kawit. Alam kong kailangan ng disiplina, pero kung paano niya ginawa ang pagpapahiya... Yeah. Kahit ano pang sabihin natin, may nagagawa si Luna. Hindi ko siya maintindihan. Anong gagawin natin sa kanya? Tulungan siya. Pareho pa rin naman ang ating layunin. May iba pa ba tayo magagawa? Paanong kayabangan niya? Nasubukan mo na bang hulihin ang hangin? Ang sinasabi ng iba, hinahanap niyo daw po ay digmaan. Pero ba't hindi po kayo magkompromiso? Hindi po ba mas madali yun? Isinusuka ko ang digmaan, Joven. Pero ang kompromiso, magbubulag-bulagan ba tayo sa kalaban? Hindi titigil ang pagdagsa ng mga Amerikano pa ako. Unti-unti tayo mauubusan ng puwersa. Kaya kailangan paghandaan na natin tong huling laban na ito. Malino po ang plano, General. Sapat naman po ang binabalak ng trinsera sa hilaga ng ilog ng Bagbag. At lalong mas mahalaga itong hukay magmula Caloocan hanggang Novaliches. Habang natataranta ang mga Amerikano, aatras tayo papuntang norte. General. Ano? Una po sa lahat, wala po tayong sapat na tao para magkukay ng ganito kalawak. Kailangan po natin ang mga 2,000 taong may kanya-kanyang pala, pikot, aserol para lang matupad ang unang bahagi ng plano. Pangalawa po, sa tingin ko hindi sasang-ayon ng presidente. Lalo na sa hukay mula Caloocan hanggang Novaliches. Tatlong araw. Po? Bigyan niyo ako ng 3 araw. Komandante! Kitaan! Alam ng mga Amerikano kung bakit natin ipinaglalaban ang ating kasarinlan dahil buong tapang at buong bangis din nilang ipinaglaban ang sa kanila. Iba ba tayo sa kanila? Wala ba tayong karapatang magbuhay ng malaya? Kaya hindi ko mapapatawad ng ginagawa nilang pananako. Umalay na! Artikulo 1. Ang hindi sumunod sa utos ng punong general ng digmaan ay tatanggalan ng ranggo at ipapapatay ng walang paglilitis sa husgado militar. Pagpahinga ka na ba? Pasensya na po, General. Pauwi na po tayo. May 3 kampo pa tayong pupuntahan. Mawalang galang na po eh. Ating gabi na. Kaya bilisan mo, kapatid. Umaga pa ako. Mukhang nanggaling kayo sa labanan. Albusal. Meron po nakahanda dyan. Hindi para sa akin. Para sa kanila. Dalawang libo? Apat. Apat? Kapitan.
Salamat sa tulong. Hindi naman po kami pwedeng tumanggi. Pag di daw po kami sumama sa kanya, papatayin daw niya kaming lahat. Ang tawag nga po ng iba sa kanya, General Articulo Uno. General, kailangan po magpadala ng tauhan at gamit sa bataan. Meron akong 30 pulutong na reserva sa Bulacan. Pwede na silang umalis bukas. Walang galang na, pero kailangan umabot sila bago maglinggo. Walang pakpak ang ating mga sundalo, Pak. Gawin mo na bahala rito, General. Anong gagawin mo? Kukuha kami ng tren. No, no, over there, the culprit goes there. How many times have you started to beat myself? General, marunong ba kayo mag-Ingles? Excuse me, moi? Yes, what is it? Parlez-vous français, monsieur? Un peu, oui. Je suis le général Antonio Luna, commandant général de l'armée d'Ispagne. Oui, oui, que puis-je faire pour vous? Oh, damn it to hell, I said we were there. Allez, dehors, viens! Il faut. It's necessary to have extreme patience with invalids. So, yes, what is it? That train, sequestered by the Americans, yes. I'm not quite sure. You're quite not sure. That's quite correct, sir. I am quite sequestering that train. You're what? Don't be absurd, sir. I mean, sequestering. Baliw daw kayo, General. Absurd? Absurd? Commandant General of the Philippines, absurd. Arrest him. No, wait. See, look. See here, my passport. Read the signature on that document. Oh, my goodness. Signed by Secretary of State, Lord Salisbury. None other. So, my dear chap, if you'll just release me. Naubusan na ako ng English. Arestuhin nyo na, tangina naman, oh. Sige na! Rapido! Ah, English, imaw sa bayan ko, punyata! Para mas masarap pa rin yung ensaymada dito, eh. General. Ano, handa na lahat? May problema po tayo. Ano, mga Amerikano? Hindi po. Mga opisyal po natin. Inibitahan po nila mga pamilya at kamag-anak nila sumakay ng tren. Wala na po masasakay ng mga tauhan natin. Nyeta! Mas bagay yan sa Imada dyan. Tabi! 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 Mga inutil! Hindi tayo mamamasyal! Baba! Baba! Maaalaala ko lang ngayon, sumasakit ang ulo ko. Ganun naman po ang mga Pilipino. Laging inuuna ang pamilya. At yun din ang sakit natin. Kaya nating magbuwis ng buhay para sa pamilya, pero sa isang prinsipyong makabayan.
Mabibilang ko lang ang sundalong nakilala kong tunay na makabayan. Minsan sa isang labanan sa Malabon, pansamantala tumigil ang putukan para maghapunan ng dalawang kampo. May isang Amerikanong koronel na kumakain sa loob ng isang bahay. Good God, what is this? I don't know, sir. The locals seem to love it. Break out the rations, Private. Yes, sir. This stuff smells atrocious. Tingnan natin kung sino matapang sa mga tauhan natin. Ngayon, may pagkakataon tayong patunayan ng galing ng ating hukbo. Sinong gustong sumugod sa kalaban? Naghahapunan sila ngayon. May isang koronel sa loob ng bahay sa dahong kanluran ng bayan na pwede nating takutin. Sinong gustong sumugod? Wala ba sa inyo, mga kabayan? Wala ba sa inyong nagnanasang ialay ang kanyang buhay para sa Pilipinas? Pangalan? Garcia po, General. Bihira ang katulad ni Teniente Garcia. Ang Pilipinong handang gawin ang lahat para sa bayan. Find out where this is coming from. Yes, sir. General, bakit hindi mo nalang pinapatay kay Garcia yung opisyal? Sapat nang malaman ng mga Amerikano na hindi tayo natatakot sa kanila. Mabuhay ang Pilipinas! Ipasok mo yan si Garcia sa mga tiradores, pasado yan. Kung ganun lang ba ang lahat ng mga Pilipino? Marami naman po ang katulad niya. Hindi sapat ang bilang nila, Ben. Adelante! General! Oras na po. Pagpatuloy na lamang natin ito bukas, Ben. Salamat po, General. May mga lasing ho kagabing ng gulo sa bayan. Nagkasuntukan ho, eh kailangan ho silang arestuhin. Yun, isa nga po pala doon, kapatid po ninyo. Sino? Si Joaquin po. Mustahan tayo tungkol sa babae. Marka ho na isang luna. Alam mo bang munting na kami magkabarilan ni Dr. Rizal dahil sa babae? Naikwento nga ho sa akin ni Paco yan eh. Nasa kulungan ngayon si Joaquin. Oo, nagsisigaw pa nga akong kapatid niya kayo. Hayaan mo siya doon. Ah!
General, mag-iingat po kayo. Mukhang matindi yung haharapin nyo ngayon. Alam ko. Bakit ngayon ka lang? Nahalata ka ba? Naging maigat naman ako. Huwag kang tatawa. Mas maraming mawawala sa akin. Babae ako na nasa edad ng pagpapakasal. At galing sa isang kilalang pamilya. Umibig sa isang Indio. Di ka kaya Indio? Ang yaman ng pamilya ninyo. Pero tama akong umiibig ka. Hindi pa ba ako sapat para sa uho mo? Diyos niyo, ano nangyari? Trabaho. Nabaril ka? Bakit ba sa tuwing natatapos ang pagtatalik, bigla kang nagiging nanay? Maldito, tinamaan ka ng bala. Galos lang. Demonyo, hindi galos yan. Kaya naman bigla kang naging isang dalakerang asawa. Antonio. Kera ang asawa mo, ako ang kapit. Uy, malamig. Magdusa ka dyan. Araw-araw akong nagdudusa. Pag wala ka. Sinungaling. Sa tingin mo ba, nasisiyahan ako sa pakikipagdigmang? Oo, dahil sa gista ka. Hindi ko asawa ang Gera. Cross ko siya. Totoo ba ang sinabi mo na hanggang dito na lang ito? Isabel. Hindi na tayo maaring magkita ng ganito. Ganun ba? Tama. Wala na tayong panahon para sa mga bagay na hindi natin kayang panindigan.
mas malaki ang responsibilidad natin sa gerang ito kaysa damdamin natin para sa isa't isa. Sa susunod na magkita tayo, isa kang sundalo. At ako, isang taga-Cruz Roja. Isabel. General. Señor Presidente! Señor Presidente, nais makipag-usap ng Sherman Commission tungkol sa mga kondisyon. Kondisyon? Walang kondisyon! Aba, bakit walang kondisyon? Lalaman tayo. Hindi naman yung walang kondisyon. Walang muna natin. Walang muna tayo. Sandali, tahimik! Pabayaan natin siya magsalita. Nais nilang isulong ang autonomiya para sa Pilipinas na gawin itong protektorado sa ilalim ng Amerika. Pero kataksilan yan! Ano nangyayari yun? Kataksilan! Ayon sa saligang batas, nasa kamay lamang ng mga Filipino ang soberenya. Traidor ka sa pagmumungkahi ng aneksasyon. Hindi ko naman iminumungkahi. Ibinabalita ko lang. Paano napapagkatiwalaan ng taong katulad nito? Dati niyang kasabwat ang Espanya. Kung may ganito na tayo sa pangkat natin, di na natin kailangan ng kaaway! Ang Amerika ang pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Mapapalawak natin ang ating ekonomiya kung makikipagkalakal tayo sa kanila. Hanggang kailan tayo makikipaglaban? Ang dami nang namatay. At kulang tayo sa pera, sa armas, sa kagamitan. Hindi sa lakas ng loob. Buo ang tiwala ng mga tauhan ko. Kahit si Dr. Jose Rizal... Nasisikmura ba ng gabinete ang ganitong kataksilan? Tinatawag mo ba akong traidor? At duwag! Naalala ko na nakasama kong anak mo sa labanan. At iniwan niya ang kanyang mga kasamahan na namamatay. Wala akong anak na duwag. At kailanman, hindi mo nakasama ang anak ko sa labanan. Kaya wala kang karapatang laitin ang pamilya ko, Antonio. Hindi panglalait ang totoo. Talagang nasalahin ninyo ang traidor at duwag. Magkapareho lang kayo ng kapatid mong si Juan eh. Kung nasa Pilipinas lang siya, binitay na siya dahil sa pagpatay niya sa kanyang asawa. Kaya, totoo din ang pangalan niyo. Luna! Lunatico! Sa ngalan ng Malayang Republika ng Pilipinas, pinag-uutos ko na arestuhin ang traidor na ito! At ikaw din. Bakit pati ako? Nasa kapangyarihan niya naman ito. Kapitan, komandante, arestuhin si Buen Camino. Colonel! Roman! Sumama kayo sa akin, pati. Hindi ako traidor! Labang ito sa konstitusyon! Sumama ka na! Marami ka pansatsat! Kung magiging isang bansa man tayo, kailangan natin ng isang radikal na pagbabago. Mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaaway kaysa mga Amerikano. Ang ating sarili. Thank you.
Sir, gagalaw! Po! Huwag kang gagalaw. General, gusto niyo bang bumili ng manok? Huwag kang gagalaw. Manong, wag ho kayong gagalaw kahit anong mangyari. Senyor, ano pong kasalanan ko? Tumahimik na lang po kayo. Eh, kung gusto niyo po, kalahati na lang ang ibayad ninyo sa mga manok. Sabihin mo sa kanya, tumahimik siya. Kahit wag niyo na lamang pong bayaran, senyor. Yan ang gagawin ko sa mga traidor at hindi ako magdadalawang isip. Walang nakaangat sa batas, kahit na presidente. General, baka may makadinig. Eh di makinig sila! Maawa po kayo, senyor. Huwag niyo po akong sasaktan, senyor. Maawa po kayo, senyor. Hana. Pamanhin po. Para sa bala. Salamat. Gawin niyo na pong hapunan ng manok. Salamat po, senyor. Salamat po. Ang tunay na anak ng kalayaan ay hindi pumapayag na magpagapos na parang aso sa mga dayuhan. Mas masahol pa sa mga Amerikano ang mga taong inilalagay ang pangsariling interes. Ang sumusumpa ng katapatan para lamang sa sariling rehiyon at tribo. Yan ang pagpapatunay na hindi pa tayo handang pamunuan ng ating sarili. Espero que acabe ya esta puta guerra. Estoy de acuerdo. El tema, a mí no me importa que los americanos ganen la guerra o no. Con tal de que vaya bien para el negocio, ¿no? Exactamente. Mm. No, gracias. Mi prometido me ha invitado a París. ¿Sí? ¿Te vas a vivir allí? Sí. Después de la boda. Oh, qué suerte tienes. Todos se quieren marchar. Ilan pang mga sundalo ang dumating? 1,000 kalahati mula Pangasinan at Ilocos. May dalang 400 tauhan mula Tayabas, si Teniente Manuel Quezon. Sa inyo na sila lahat pupunta ngayong wala na si Bonifacio. Procopio! Presidente, magpapaalam na po ako. Saan ka pupunta? Sa Arayat po. May pista lang po akong sasaluhan. Iniisip mo pa rin ba si Andres Bonifacio? Nangangamba lang akong may kasunod pa yan. Sapat na po ang depensa sa tatlong kampo. Dito sa atin sa Bagbag, sa Pulilan, at sa hanay ni General Dal Pilar sa Kinga. Pero kinakailangan pa po natin ng karagdagang tauhan. Magpadala ka nga ng telegrama kay General Mascardo. Sabihin mo sa kanya, magsama ka ako siya ng dagdag na puwersa, mga kawal, para sa Kinga at dito sa Bagbag. Ah, General. Nagpunta po ng Arayat si General Mascardo. Bakit? Wala po siyang sinabi. Pero ang alam ko po, may pista po sa Arayat. General Mascardo! Telegrama po mula kay General Luna. Ano sabi? Inababalik po kayo sa Bagbag sa madaling panahon. Kailangan daw po magpadala ng mga tauhan. Kararating ko lang dito, alis na naman ako. At saka wala na daw pong panahon para sa pistahan. Tingnan mo nga yabang ng Luna na yan. Kung makauto sa kala mo, hindi kapwa general ang kausap eh. Sabihin mo sa kanya, hindi lang pistan dinayo ko dito.
Kailangan ko rin magsiyasat ng mga sundalo dito sa Arayat. Babalik akong bagbag kapag tapos ng trabaho ko dito. Sa pagsulong ng mga Amerikano, unti-unting aatras ang buong pwersa natin habang nagtatayo ng isang malawak na kuta sa Cordillera. At pagdating ng mga kalaban sa Norte, buo na ang depensa. Hindi man natin sila malalamangan sa bilang o sa teknolohiya, tatalunin natin sila sa taktika. Kailangan pa nating maghukay ng mga trinsera magmula sa Caloocan hanggang sa Novaliches. Galing po, Arayat. Hinihintay ko na lang ang pahintulot ng presidente para maipatupad ito. Malaking gulo to. Sana po'y pumayag sila. Dapat. General. Pakitanong mo nga kay Mascardo kung nakakaintindi siya ng Tagalog. Baka naman daw po mas nakakaintindi kayo ng Espanyol kasi malinaw naman daw po Nakakaintindi ako ng Tagalog! Babalikan akong bagbag pagkatapos ka dito. Sabihin mo sa kanya, wala siyang kapangyarihan sa akin dahil ako ang komandante ng Pampanga. Binigyan nga siya ng otoridad ni Presidente Aguinaldo sa mga sundalo, pero sa mga... Opisyal na katulad niya, wala kayong karapatang magbigay utos. Ah, ganun ba? Rosca! Tumakbo ka sa Arayat. At sabihin mo sa mukha ng Mascardo niya na pwede ko siyang... Pareso dahil sa katigasan ng inyong ulo. Hinahamon ba niya ako? General, ang mahalaga dito ay makabalik ko kayo ng bagbag upang sige makapagpadala ng mga tauhan bago humatake ang mga Amerikano. Iaalis na dapat ako hindi dahil sa kayabangan ng luna na yan eh. Sino ba siya para utusan ako? Sabay ko naghahamon siya, hindi ako atras! Roman! Magpadala ka ng telegrama sa lahat ng mga opisyales sa ilalim ni General Mascardo at sabihin mo sa kanila na inuutusan ko silang magpulong sa punong himpilan ng Pampanga ngayong gabi. Lahat sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ko kaya walang dapat na tumutol. Rusca! Pumunta ka sa opisina ni Presidente Aguinaldo at sabihin mo sa kanya na... Balak daw hong arestohin ni General Luna si General Mascardo pag hindi pa daw siya sumunod sa utos. Hindi maganda to. Baka naman isipin ng mga Amerikano na nagkakagulo tayo sa sarili nating rango. Totoo naman, di ba? Kung naghahanap ng awa yung hayop na yun, awa yung bibigay ko sa kanya. Tabi! Tingin niyo yan! Tawal! Huwag niyong susundin ang utos ni Luna. Kunin yung mga armas niyo! Ano pang hinihintay niyo? Tawagin mo si Kapitan Hanolino. Sabihin mo sa kanya, itipon niya lahat ng mga sundalo papuntang bagbag. Sumama sila lahat sa akin. Sabihin mo kay Luna, mas mabuti pang... Ikulong mo na lang daw siya sa kabaong dahil habang buhay siya sa presidente o kapwa kabitenyo lang daw siya makikinig. Pendeo! Ano bang iniisip niya ibang bansa na ang Cavite? Inipon na po ni Mascardo ang sundalo at opisyalis niya. Papunta na siya ng Guagua. Anong ginagawa niya sa Guagua? Kung gusto mo daw siya makausap, sa Guagua siya maghihintay. Ilan na mga tauhan natin ngayon? Andito po si Jose at Manuel Bernal. Kapitan, Komandante Heral. Huwag kayong maglala, General. Tapat po kami sa inyo. May mga ilang sundalo na nagbabantay sa tulay. Si Kapitan Rusca, di pa po nakakabalik. Jose! General. May iwan ka dito kasama ang ilang mga tenyente. Bantayan niyo ang tulay! Lahat ng mga natitira sumama sa akin sa Gogo! Magpadala ka ng telegrama kay Alejandrino at sabihin mo sa kanya, kailangan ko ng teritory sa Gogo! Opo. At magdala na rin tayo ng kabaong. Magkakaroon po ng malaking kaguluhan sa may Guagua. Nag-aabang na po si General Mascardo kasama ang mga sundalo niya sa pagdating ni General Luna. Kailangan mo na magpasya. General Luna, humihingi po kami ng paumanhin sa ngalan ni General Mascardo. Mga taga-Cruz Roja. Alam ko. General, hindi humaari magkaroon ng gantong gulo sa pagitan ng kapwa Pilipino. May punto siya, General. Hindi ko ginusto to, Komandante.
Inibini? General. Sabihin mo kay General Mascardo na binibigyan ko pa siya ng isang pagkakataon para sumuko ng mapayapa. Nasa mga kamay niya ang lahat. Naiintindihan ko kayo mga binibini. Pero huli ng lahat, sa presidente lang ako susunod at hindi sa mga taong katulad ni Luna. Ano ba talaga ang pinag-aawayan ninyo? Isabel. Bahala kay ni Antonio Tomas. Para kay mga bata. General. Paco. Bakit po? Magpadala nga ng telegrama sa bagbag. Alam niyo mong sitwasyon nila doon. May bilin po ba kayo? Kumusahin mo na lang sila. Barilin ninyo ako! Ito na ako! Barilin ninyo ako! Bilis! General Tomas Mascardo! Nandito ako para arestuhin ka sa ngalan ng hukbong sandatahan ng Republika ng Pilipinas. Magpakita ka! Magandang gabi, General Luna. Magandang gabi rin. Umaasa ako na susuko ka ng mapayapa. Sinabi ko na sa'yo, kung gusto mo ko ipakulong, magdala ka ng kabaong. Baliw ka talaga, Luna. Sinusunod ko lang ang gusto mo. Papaligiran ka ng mga tauhan ko. Ilan ba kayo? 15? 20? Tomas, ikaw lang ang kailangan naming barilin. At eto ka na sa harap ko. Dahan-dahan. Isipin mong mabuti ang gagawin mo. Alam niyo na gagawin niyo. Kayang-kaya natin ubusin. General, Director de Primera. Ano na? Walang hiya ka talaga. Dali! Dali! General. General Tomas Mascardo, sa utos ni Presidente Emilio Aguinaldo,
Salamat, Tomas. Buti na lang, Rosca. General, nag-abot ako kami ni Paco may masamang balita. Nilusob ho ng mga Amerikano ang Bagbag at Kinga, kaya nanganganib daw ang dalawang kampo. Sila ng Kinga para tulungan si Koyong. Hoven. General. Nakakakilos ka pa ba? General, nakuha na po ng mga Amerikano ang Kinga. Sina General Del Pilar po, matras na po sa San Fernando. Ganito ba talaga ang tadhana natin, Paco? Kalaban ang kalaban. Kalaban ang kakampi. Nakakapagod. Hindi napigilan ni Luna ang pag-abante ng mga kalaban. Kailangan humingi tayo ng tigil putukan para makipag-usap sa mga Amerikano. Sabihin na natin na mas marami ang mawawala sa atin.
Pero hanggang saan ang kaya ng Amerika? Alam nyo ba kung gaano kalaki ang ginagastos nila sa gerang ito? Si General Luna po. Saglit lang ka mo. Mga Ginoo. Dalin niyo mga baso niyo. Ang bilis pala ng 24 oras na pagkabilanggo. Kaya nga sumuko ako ng mapayapa eh. Alak. Senyor Presidente, nais kong bumitiw bilang puno ng hukbong sandatahan. Bakit? Imposibleng matupad ang tungkulin ko sa sitwasyon na ito. Lalo pat nabalitaan ko na nakalaya na rin ang dalawang traidor na sina Paterno at Buen Camino. Kagalang-galang silang mga mamamayan. Nagambag sila ng pera at kagamitan sa atin. Isinusulong nila ang aneksasyon sa ilalim ng Amerika. Habang ako at ang ating mga sundalo ay nakapain na nakikipagdigma sa bansang kinakaibigan nila. Hindi ko matatanggap ang kataksilan na yan hanggat buhay ako. General Luna, isa kang henyo pagdating sa labanan, pero wala kang alam sa politika. Kung pagpapalaya sa mga traidor ang pakikipolitika, ayoko maging bahagi niyan. Pasensya ka na, General Luna. Hindi ko matatanggap ang iyong pagbibitiw. Pero hindi yan ang nakikin... Ikaw lang ang maaaring mamuno ng ating hukbo. Kailangan ka ng inang bayan. Kung ganun, pabayaan mo akong mamuno. Pabayaan mo akong magturo ng tamang disiplina. Pagpasyahan na ninyo ang plano kong magtayo ng kuta sa Norte. Ito lang ang pag-asa natin laban sa mga Amerikano. Anong masasabi nyo kay General Luna? Maliban sa mga bagay na alam na natin. May pagtatapat po kami sa inyo. Napag-alaman namin na may masama siyang balak. Naganap ito, kamakailan lang. Nag-init ang ulo ni General Luna sa harap ng lahat ng tao sa plaza. Anong bago doon? Sabi niya, hindi raw siya magdadalawang isip na barilin ng sino mang traitor sa bansa. Kahit na po kayo, Senyor Presidente. At may balibalita na binabalak ng Iloklok ang kanyang sarili bilang diktador. Kapalit ninyo. Sino nagsabi? Ako mismo ang nakasaksi sa pagbabanta niya sa plaza. Narinig po namin mula sa mga ibang opisyales ang tungkol sa pagbabalak niyang maging diktador. Hindi totoo yan. Kilala niyo naman si Luna. Hindi yan makapagtimpi kahit na puro hangin lang ang salita niya. Maaring hangin nga ito sa pandinig natin. Pero para kay Luna, totoo lahat yun. At alam natin na nabubulag siya sa kanyang galit. Parang baliw na toro. Si Luna ang pinakamahusay kong general. Nariyan naman si Goyong. At si Ricarte. At nandito rin ako. Huwag nating kalilimutan na iniwan ni Luna ang kanyang pwesto sa pagbag. Kaya nasakop ito ng mga Amerikano. Kawawa naman ang ating bayan.
kung nag-iisa siyang puno ng militar. Walang magandang idudulot ang pamumuno ni Luna. Kailangan natin siyang palitan sa ikabubuti natin lahat. Pwede lang. Salamat, mga Ginoo. Kailangan ko muna ng panahon para mag-isip. Napadayo po kayo. Ni Antonito. Patingin nga. Mabubuhay ka pa naman. Pinakulong mo daw si... Maskardo ho. Oho, hindi. Pagkatapos ho... Si Kinito, ang kuya mo. Nakipag-away daw dahil sa isang babae. Oo. Lasing. Nakalaya na. Dalawang gabi lang naman siyang nakulong. Mabuti. Walang nakakaangat sa batas. Apo. Mukhang hapong-habu ka. Namayat ka rin. Nakakatulog ka pa ba? Nasa gitna tayo ng digmaan nila. Alam ko. Binigyan ka namin ng ama mo ng magandang edukasyon. Sa kabila ng lahat, pinili mong sumabak sa ganitong gulo. Ito ang tadhana ko, Inay. Ito nga ba? Mupo ka. Pikit mo ang iyong mga mata. Pikit. Naaalala mo pa ba ang mga Pasko natin sa Binondo? Ang ate mo. Ana Mariana. Ang mga regalo sa Belen. Ang musika sa bahay. Biyulin ni Kuya Manuel. Ang napakasarap na pagkain. Sina Kuya Jose at Joaquin. Na palaging hindi makapaghintay. Ang mahal kong si Itay. Na lagi nakangiti. Hawak ang kanyang tabako. Si Juan, kung pwede ko lang sana silang makasamang muli. Punong-puno ng kasiyahan ang pagsalubong natin sa umaga. Naalala mo lahat na yon? Opo. At hinayaan namin kayo ni Juan na makapaglakbay sa Europa. Kung saan namulat ang aming isipan tungkol sa kalagayan ng Pilipinas. Nagsimula sa isang hangarin na makamit ang karapatang pangtao sa ilalim ng Espanya. Hanggang sa namulat sa katotohanan
dala ng walang tigil na pang-alipusta ng mga Kastila sa Kayumangking Balat. Na wala tayong pinagkaiba sa kanila. Ngunit lahat ng mga pangarap ay nabasag sa pagpatay nila kay Dr. Jose Rizal. Nalulungkot ako tuwing naaalala ko siya at ang kanyang pag-aalay ng buhay. Bayang iniirog sakit ni Yaring Hiram, katagulugan ko pinakaliliyag. Dinggin mo ang aking pagpapahimakas, diya iiwan ko sa iyong lahat. Paalam magulang at mga kapatid, kapilas ng aking kaluluwa at dibdib. Mga kaibigan bata pang maliit, sa aking tahanan din ang masisilip. Pagpasasalamat at napahinga rin. Paalam, Estrangherang Kasuyo Katalio. Paalam sa inyong mga ginigiliw. Mamatay ay siyang pagkakagupiling. Ito ang pinakamalaking sakripisyo sa lahat. Ngunit hindi lang iyon ang paraan para ipakita ang pagmamahal sa bayan. Alam yan ng kapatid mong si Juan. Pero alam din ni Juan ang ugali ng mga Pilipino. Na tayo'y watak-watak at walang malay sa kaisipang bansa. Alam niya na hindi mamumulat ang diwa ng Pilipino kung walang magsasakripisyo para sa bayan. Sa paglibot namin sa Europa, naging malinaw kung gaano kalaki ang pagkukulang nating lahat. Alam ko ang sinasabi mo, iho. Ito ang bunga ng inyong pagmamahal sa amin, inay. Kami ni Juan, ang aming anhikain. Kayong dalawa ang naging pinakamalapit sa mga magkapatid. Yung totoo, Senay, kami ang nagkalapit ng landas. Landas, Antonito? Tadhana ba talaga ito o sinadya mo? Isa ka ng mahusay na doktor. May mapayapang buhay na naghihintay sa'yo sa isang banda. Pero heto ka't nakikipaglaban. Hindi gusto ng ilang politiko at negosyante ang iyong pamamalakad. Masyado ka daw mayabang. Marahas. Nababaliw ka na sa hawak mong kapangyarihan. Mga paninira lang yan. Minsan may kailangang masanggasaan para matupad ang trabaho ko. Narinig ko kay Kenito, posibleng presidente ay kasabwat sa mga nagbabalak. Hindi ganun katanga si Aguinaldo, inay. Pinagalang namin ang isa't isa. Pareho kaming mason. Tulad ni Andres Bonifacio. Eto. Suutin mo din to. Wala na ang iyong itay. Pati na ang kuya mong si Manuel. Ayokong may mangyari sa mga anak kong kasangkot sa digmaang ito. Sa inyo ni Juan. Nagwakas na ang magagandang araw ng mga rosas. Nagsimula na ang busilak ng mga gabi ng ating matinik na pakikipamuhay sa ating bayan. Ang lupang tinubuan. Ang asul na kalangitan. Lunting kaparangan isang lupain ng sining at damdamin. Nakaalis na ba ang karamihan sa mga tauhan? Opo. Ang brigada na lang ng kawit ang may iwan.
hindi magtatagal. Para sa pag-ibig sa inang bayan. Si Carter! Huwaring dalang isang lihim na mensahe. Dinagit tayo ng isang nakakubling kamay at itinapon na parang mga dahon sa gitna ng sigwa. Humihingi ako ng katiyakan ng katapatan ninyo. Maasahan ko ba kayo? Oo, Senyor Asistente! Hindi magtatagal. At magiging nag-aalim po yung mga labok na lamang tayo. Hindi ko na maalaala kung kailan ko sinulat ang tulang yan. General, may tanong po ako sa inyo. Madalas niyo po bang iniisip na lagi nasa panganib ang buhay ninyo? Dahil sa gera? Dahil sa prinsipyo? Araw-araw. Dalhin mo ang linya mo dito sa kabilang pampang ng ilog. General, dalhin mo ang mga tauhan mo dito. Si General. Adelante. Mula po kay Presidente Aguinaldo. Mga ginawa, magandang balita. Magtatayo ng bagong gabinete ang Presidente at pinapapunta ako sa kabanatuan para pamunuan ito. May nangyayari na! Teniente Manuel Quezon, nagkita rin tayo. Senyor Presidente. Natanggap mo ba mga biling ko? Opo. Papunta na kami ng San Isidro kasama ang pangkat ko. May iwan po ba mga sundalo niyo? General, handa na po kami. Dad. Koronel, hindi po ba kayo napapagod sa pakikipaglaban? Sa lahat ng dugong nasayang? Handang magtapon ng dugo ang totoong makabayan. Hindi pagdurusa ang pagdaan sa matinding pasakit. Para kang tumanggap ng basbas, parang pag-ibig. Sa palagay niyo po ba yung magtatagumpay tayo? Yan ang hindi ko matitiyak. Kung mangyari man yon, isa siyang pagbibinyag sa apoy. Parang nag-aalim po yung naipo-ipo. Makata din po pala kayo, tulad ni General. Nahawa lang. General! General! Oh, hindi sila makatawid. Pinipigilan niya tayo ng tadhana, General. O baka naman galing kawit ang mga karitelang yan. Ramad, press ka. Mauna na muna tayo. Manuel, sumunod na lang kayo sa kabanatuan. Opo, General. Kayo nang bahala mag-alaga sa binata.
At kuya, dapat hinintay nila tayo. Nasaan ang mga tao? Baka nananahalian sila. Di bale, nandito na tayo. Magpahinga na muna kayo, ah. Antayin niyo ako dito. Palayin kayo, General. Ay, sandalo. Bakit napakarami ng uniforme mo? Hindi ka marunong sumaludo? Ano pangalan niyo? Mga pingi pa kayo? Ha? Hotel! Anong klase ng mga sundalo kayo? Buhay na naman na General. Magbaba ako mamaya. Dapat nakapagpagupit ka na, ha? Kung hindi, babariling kita! Señor Presidente! Kat! Mierda! Anong ginagawa mo rito? Yan din ang gusto kong itanong sa'yo. Pinadalhan ako ng telegrama ng Presidente. Nasaan siya? Umalis na. Kanina pang umaga. Umalis! Bakit niya ako pinatawag? Anong klaseng pamahalaan ito? Baka nakalimot lang. Imposible! At ikaw, bakit ka nakaupo sa lamesa ng Presidente? Bakit hindi mo pinapakintab ang mga bota ng mga Amerikano? Talagang wala sa lugar yung yabang mo, no? Akala mo ba ikaw lang may malasakit sa bayan? Sa kwartong ito, ako lang. Mahal ko ang Pilipinas. Pero hindi sapat para ipaglaban siya o mamatay para sa kanya! Kung may dangal ka lang, hinamon sana kita ng duelo. Tumukan mo! Hindi ako atras! Punong-puno na ako sa mga marikas na yon. Me cago en ellos! Babalikan kita. Sino ang tangang nagpaputok? Bunjeta! Sino? Di ba pinakulong na kita? Bakit pinalaya ka rin?
dala! Sumusuko na ako! Agayin nyo na! Wala na yung bubuga yan. Matuwag. Mamamatay tao. Hinarap niya sila ng mag-isa. Di wala akong maibigay na tulong. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit kailangan patayin ang kapwa Pilipino ang Pilipino. Pinatay na rin nila ang pag-asa para sa kasarinlan ng Pilipinas. Ano? Nagalaw pa ba yan? Tama ang general. Ang totoong kaaway ng mga Pilipino ay ang sarili niya. Kaya tayo ang pumatay sa kanya. Isinusumpa ko sa Diyos sa ngalan ng aking ama at mga anak na wala akong kinalaman sa mga pangyayari. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Antonio Luna. Kasalanan ni Luna ang lahat. Kinalaban niya ang brigada ng kawit. Inabuso niya ang kanyang kapangyarihan. Lumabis siya sa kanyang ambisyon. Binalak niya na agawin ang pinakamataas na posisyon sa buong kapuluan. Nakahaw na ako! Akin yan! Puro kasinungalian ang lahat ng sinabi ni Antonio Luna tungkol sa akin. Mahal ko ang Pilipinas. Tignan ninyo ang aking serbisyong pampubliko. Lahat ng pagpapakasakit, dinadas ko para sa aking bayan. Magkaaway nga kami. Pero hindi ko siya pinapatay. Ang kamatayan ni Antonio Luna ay isang paglilinis sa buong kasaysayan. Dali! Kami naman! Si Antonio Luna ay malupit, abusado, mayabang. Hindi ko ginusto ang kanyang pagkamatay. Pero inaamin ko, naniniwala ako na makatarungan ang nangyari.
Sandali! Hindi dyan. Hindi pa dyan dito. To war, to victory, to the home of the brave. Hear, hear. General Luna was a brave soldier, a most worthy adversary. Had we met under different circumstances, I'm sure we would have been the best of friends. And yet, you killed the only real general you had. Oh, Christ. Hindi ako nagpadala ng kahit anong telegrama sa kanya. Siya ang nagpadala sa akin ng telegrama na pupunta siya ng kabanatuan para kausapin ako. Wala nga lang ako doon nang dumating siya. Noong mga panahon na nangyayari ang krimen, nasa Bulacan at Pampanga kami. Tinitignan ng mga kawal sa ilalim ni General Del Pilar. Nagsisiyasat ng armas. Malaking dagok ang kamatayan ni General Luna. Siya lamang ang may kakayahang gabayan tayo patungo sa kalayaan. Siya ang pinakamatalino kong general. Bakit ko siya papatayin? Walang sabuatan. Walang nagbanta. Si Luna ang pinakamahusay kong general. Natalo lang ako sa digmaan. Natalo tayong lahat. Hinahangad ng Pilipinas ang kasarinlan at pananatilihin kong buhay ang adhikain ng aking bayan hanggang sa katapusan. Mas magandang mamatay sa digmaan kesa tanggapin ang paumuno ng dayuhan. Kung panaginip lamang ang umasa sa pag-unlan. Panaginip tayo hanggang sa kamatayan. Hindi magtatagal para sa pag-ibig sa inang bayan. Waring dalang isang lihim na mensahe.
Dinagit tayo ng isang nakakubling kamay at itinapon na parang mga dahon sa gitna ng sigwa. Hindi magtatagal. Tayo magiging nag-aalip po yung alabok na lamang. General, ito na ang natitira sa mga tauhan ni Luna. Anong gagawin natin sa kanila? Kumuha ng 60.